Sako-sakong sariwang gulay ang ibinabagsak kada araw dito sa pamilihang bayan ng Canlaon sa probinsya ng Negros Oriental. Inani mula sa mayamang lupain na nakapalibot sa bulkang Canlaon. Pero ang hindi alam ng marami bago ito makarating sa merkado. Isa munang buwis buhay na paglalakbay ang sinusoong ng mga maggugulay. Sa mga videong ito, nakuha ng isa sa mga maggugulay na si Janice. Ipinasilip niya kung gaano kadelikado ang pagbaba ng mga ani mula bundok. Wala, Marvin! Marvin ka! Lalo na kung masama ang panahon. Nabihan ko siya na kapag tumawid ka, baka malunod ka. Ay, Diyos ko yung taon! Lalalala, nabarag ka! Oh, tinutuloy namin to kasi ito yung hanap buhay namin dito eh, para buhayin yung pamilya namin. Naisipan ko pong i-video sila kasi kung tingnan mo po sila, nakakaawa po sila. Malakas na yung tubig eh, sobrang hirap kasi po yung daan, madulas, palaging umuulan, tapos maraming malalaking mga bato. Ang grupo ni na Janice, binubuo ng maggugulay na galing sa kalapit na bayan ng San Carlos City. Araw-araw nilang inaakyat ang bulubunduking bahagi ng Canlaon para magtanim ng ibibenta nilang mga gulay katulad ng repolyo na kanilang inaani kada 3 buwan. Ito po yung ginagamit namin sa pagha-harvest, ispading po tawag dito sa amin. Ganito po pag-harvest ng repolyo. Pero ang kanilang paghihirap, hindi raw agad magbubunga. Bago kasi ito maibagsak sa mga pamilihan sa paanan ng bundok, kailangan nila itong mano-manong pasanin. Kahit pa ang bigat ng kada sako, nasa halos 80 kilo. Singbigat ng halos 2 sako ng bigas. Ang tawag namin nito ay kamang, gamit po sa ano ng sako pagbuhat para hindi siya mahulog. Hindi biro, lalo't madulas at maputik ang daan. Lalo pat nitong mga nakaraang araw, nag-uulan. Sobrang taas po, parang maubusan ka ng ginhawa. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, narating nila ang ilog na ito. Inera, ha? Hirap po kasi po yung daan, madulas, kasi palaging umuulan. Ang tangi nilang makakapitan, ang lubid na itinali ng kasamahan niyang si Efren sa magkabilang dulo ng ilog. First time namin gumamit ng lubid eh. Hindi pa rin sapat. Pag nadulas ka, kailangan hindi ka bumitaw. Tumawid po ako dati hanggang dito po yung ano, baha. Yung isang sako ng repolyo na tangay ng tubig. So hindi na siya nakakuha. Marvin! Mahina eh! Marvin ba? Madulas ang batong kailangang tapakan. Gabewang din ang taas ng tubig. Nabihan ko siya na kapag tumawid ka, huwag mong ikarga yung repolyo kasi mabigat, baka malunod ka. Madali, mayroon ma, di maano yung repolyo, ibutang mo na plane. Wala, Marvin! Marvin ka! Ay, Diyos ko yung taon! Lalalala, nibara ka! 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 Akala ko, malulunod na siya. Lalalala, nibara ka!
kaso yung kamay niya po is nakahawak sa lubid. Ay, Diyos ko, kiyawagin ako. At yung isang kamay naman is nakahawak sa repulyo. Kahit anong pag-iingat, hindi nila makalkula ang bangis ng tubig. Si Jory, pagkababa pa lang sa ilog, agad nang nadulas. Ay, Diyos ko! Hoy! Hoy! Mabuti na lang at ang kasama nilang si Jesse agad umalalay kay Jory bago pa man tuluyang anurin ang dala niyang gulay. Tingnan pa namo, makaya pa namin umuwi. Kaya naman ko. Katapos kong gumawa. Bahan ko ako kasi malakas yung tubig. Kapag hindi siya po nabinta, maperde ka sa imong gasto ma'am kay malata man siya. Ang ilog hindi lang hamon sa mga maggugulay. Ay, Diyos ko yung taon. Pati na sa iba pang mga residente na nakatira sa bundok. Gaya ng 11 anyos na kapatid ni Janice na si Manny na para lang makapasok sa eskwelahan, may 2 oras na bumababa ng bundok at tumatawid ng ilog. Lasing ko sa buntag, matapak ko. Kung ulan, di ko miskwila. Kaya mula bang usapa, kuya, kayo. Ang hiling na magkaroon ng ligtas na farm-to-market road dito, La Marvin! Nakarating na sa lokal na pamahalaan ng Canlaon. Last week of December, our local chief executive is mentioning on the road connecting and passing the river. We have to mag-construct a bridge connecting sa barangay Kudkud. Mag-connect to resolve the issue on transportation of agricultural products. Ang sitwasyon ngayon ng mga magsasaka sa Pilipinas, kababa ang paningin ng gobyerno sa mga magsasaka dahil kulang ang mga suporta, lalo na sa mga remote barangay na mga magsasaka. Yung mga sinasabi nila na modernisasyon ng mga magsasaka, pinibigyan nila ng pansin ang mga malalawak lang ang mga sakahan. Yung mga karamihan ng mga maliliit na mga magsasaka na nagbibigay ng pagkain sa merkado, hindi ito maka-avail ng modernisasyon. Nanawagan po kami sa local na government na sana po matulungan po lahat ng farmers sa amin na sana po mabigyan po ng magandang daan, magandang tulay. Ma! So para po hindi buhis buhay yung pagkarga papuntang palengke. Talaga nga namang ang magtanim hindi lang biro. Buwis buhay pa. Ma! Ay, Diyos ko! Hoy! Hoy! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.